Sino ang mag-aakalang sa lalong madaling panahon ay hindi na natin masisilayan ang isang basketball legend? Madalas ikinukumpara si Michael Jordan kay Kobe Bryant. Ngunit sa edad na 41 years old, tuluyan na ngang namaalam ang Los Angeles Lakers superstar na nanalo ng 5 championships kasama ang koponan at magiging isang alaala na lamang ang kanyang magaling na paglalaro sa NBA. Linggo ng umaga sa California, kinumpirma ng mga kinauukulan na pumanaw na nga ang basketball legend sa isang helicopter crash sa isang lugar sa Calabasas. Lulan si Kobe sa sariling private helicopter at kasabay niya ang 4 pang iba na pumanaw din, maging ang kanyang 13 taong gulang na anak na babae na si Gianna Marie. Papunta sana ang grupo sa basketball practice ni Gianna. Iniimbestigahan pa ng mga kinauukulan ang sanhi ng aksidente. Ngunit nakitang bigla na lang umanong umapoy ang chopper at bigla itong nagpaikot-ikot bago bumagsak mga bandang alas 10 ng umaga. Ang Sikorsky S-76B na nagawa noong 1991 ay umalis ng John Wayne Airport bandang 9:06 AM ayon sa public flight records. Bago ang nakakagulat na pagkawala ni Kobe, nasa Philadelphia siya noong Sabado ng gabi. Pinanood niya ang paglampas ni LeBron James sa 3 beses sa kanyang NBA all-time scoring list. Ginawa ni LeBron ang record sa third quarter pa lamang ng laro laban sa 76ers at mayroon ng 33,655 points sa buong NBA career. Si Kobe naman na nag-retire sa paglalaro ng basketball noong 2016 sa koponan ng Lakers ay mayroong total score na 33,643 points. Isang maituturing na basketball legend si Kobe Bryant na nagbigay inspirasyon, thrill at nagpamalas ng nakakamanghang galing sa court. Kahit sino man ay talagang mamamangha sa kanya. Ipinanganak si Kobe sa Philadelphia noong August 23, 1978. Ang kanyang amang si Joe ay naglaro rin sa loob ng 8 NBA season na napangasawa naman si Pam Cox at pinangalanan ang kanilang unang anak na lalaki na si Kobe mula sa isang syudad sa Japan. Nagtamo ng maraming national awards ang bata pa noong si Kobe habang nasa Lower Merion High pa ito at hindi na nagpatuloy sa kolehiyo nang nakapasok siya sa NBA draft bilang 13 ng Charlotte noong 1996. Ngunit bago pa man siya mapili sa draft, may mga deals na ang Lakers sa Hornets sa kadahilan ng napamangha ni Kobe ang general manager ng Lakers na si Jerry West sa pre-draft workout session sa Los Angeles. Ultimong lumaki itong si Bryant sa koponan ng Lakers at kasama ang kanyang mga magulang sa pagpirma sa kontrata dahil 17 years old pa lamang siya noon. Noong 1996 hanggang 1997 NBA season, siya ang pinakabatang basketballistang naglaro bilang guard sa tangkad niyang 6 feet. Habang tumatagal, lalong gumagaling itong si Kobe sa average na 15.4 points kada laro. Kaya naging kandidato siya bilang Rookie of the Year. Naipamalas niya ang kanyang aking galing nang manalo siya sa 1997 Slam Dunk Competition. Naging malupit na magkapareha si Bryant at Shaquille O'Neal sa pagbuslo at depensa. At dinala nila sa magkakasunod na championship ang Lakers mula 2000 hanggang 2002 at pinatunayan ni Bryant ang pagiging best player ng koponan. Ngunit habang tumatagal, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang magaling na manlalaro. Dahilan upang lumipat sa Miami si O'Neal at nanatili sa Team Lakers si Bryant sa kanyang 7-year contract. Ang pinakapamosong single game achievement ni Kobe ay noong January 22, 2006 nang mag-score siya ng career-high 81 points laban sa Toronto. Ito ang pangalawang pinakamaraming puntos sa NBA history. Nang season ding iyon, noong December 20, 2005, nakascore siya ng 62 points sa loob lamang ng 33 minutes sa loob ng 3 quarters ng laro laban sa koponan ng Dallas. Naging most valuable player naman siya noong 2007 hanggang 2008 NBA season kahit paman natalo sila sa Boston sa finals. Ngunit naiuwi naman ang gintong medalya nang sumabak siya kasama ang USA team sa 2008 Summer Olympic Games sa Beijing
muling naipanalo ng Lakers ang back-to-back championship titles noong 2009 at 2010 sa kanyang pangunguna at naigawad muli sa kanya ang MVP sa parehong taon. Ngunit 2011, medyo nagka-diferensya na ang kanyang tuhod at bukong-bukong at ang taong ito ang pinaka-mababang nakuha niyang puntos. Apektado siya sa off-season arthroscopic knee surgery. Nagdagdag pa siya ng dalawa pang NBA MVP record. Ngunit kinapos naman siya na makuha ang pang-anim. Sa mga sumunod na season, nagpatuloy siya sa paglalaro kahit paman may injury na siya. Nagretiro sa NBA si Bryant noong 2016 dala ng injury na nararanasan. Ngunit nagkaroon naman siya ng bagong career sa Hollywood. Nanalo siya ng Oscars kasama ang direktor na si Glee Kane para sa animated film na Dear Basketball. Ang kanyang naiwang asawang si Vanessa at tatlong anak na babae na si Natalia, Bianca at Capri ang magpapatuloy ng kanyang naiwang legacy. Nakakalungkot man ang pagkawala ng isang basketball legend, mananatili siya sa ating mga puso at aalalahanin natin sa kasaysayan bilang isa sa magigiting na bayani sa basketball, ang Black Mamba ng NBA.